Good day. So, nandito naman tayo sa another vlog. So, we'll talk about the Suzuki Espresso. Currently, meron siyang tatatlong 11,718 km. Let me show you. Ayan. Ayan ay natatakbo ng espresso natin. It's 11,718 kilometers. And we'll now talk about yung mga experiences natin sa kanya, yung mga nagustuhan natin, yung mga naayaw natin, yung mga issues. Kamusta ang driving experience sa Espresso? Well, napakagaan. From steering to clutch, even sa gas consumption, napakagaan. Our average or our gas consumption runs about 14 to 18 kilometers per liter. Napakatipid talaga niya. Malayo ang nararating ng buong full tank. It's about 450 kilometers ang may tatakbo ng isang buong tangke. So, just imagine, one way papuntang Baguio with a little gala. Kasyang-kasya ang buong full tank ito. Steering, again, napagaan. Clutch, napagaan. As other review says, napaka newbie friendly itong sasakyan to. And salamat nga pala kay Sir Wesley sa pagbibigay sa atin ng mga pointers kung ano ang pag-uusapan natin today. So regarding reliability, napaka-reliable ni Suzuki Espresso. Bali, may mga drives kami na 4 hours or 5 hours straight yung maandaring makina, and wala naman siyang issue. We never experienced overheat. We never experienced yung parang nagiging sluggish yung takbo niya. And clutch is also fine even in long drives. Wala siyang problema. Problemahin lang talaga yung pagod ng driver, syempre. Of course, dahil nga sa entry level car siya and with its price, dinig yung mga ingay sa labas. Pag umuulan, medyo radig narinig yung, let's say, nakasagasa ka ng tubig. Maririnig mo siya sa ilalim. And I believe it's normal naman sa ganitong price range ng mga sasakyan. For the past several months of owning the Espresso, it served as our only mode of transportation. So, kahit saan kami magpunta, mapa palengke, mapa province, mapa anywhere within Cavite, or kung saan man kami pagparin ng mga lakad namin, si Espresso lagi yung dala namin. And komportable naman siya. It has enough space, legroom, headroom. Even sa second row, meron din siyang adequate room for the leg and the head. So, pwede kang mag-stretch. Yung maluwag yung ilalim. Yung ilalim niya is may pwedeng paglagyan. Pwede kang mag-stretch ng paa doon. No problem. Ang tanging ayaw namin dito sa Espresso is kapag wala siyang laman, medyo matagtag yung suspension niya. Maaring dahil din sa gaan ng body, I cannot really tell. I'm not an expert. Pero yun nga, medyo matagtag kapag medyo empty Espresso. Luggage space sa likod is adequate. Kasi naman yung mga 1 to 2 weeks grocery namin. Walang problema. Plus, meron ako doon nalagay na container for mga tools or whatever I need. Nandun din naka na yung sapatos ko. So, wala nang problema sa storage. Kasya naman yung mga kailangan mong ilagay sa isang sasakyan. And after owning the Espresso, I'd prefer this over a sedan due to its ground clearance.
And due to rin, ano na rin, dahil na rin sa liit, gaan niya dalhin. Kasi nga, sa liit niya, madali siyang i-park, madali siyang i-maneobra. Napakaganda ng turning angle niya. It only takes 2.5 lanes para makapag-U-turn ka. So, that's the reason why I am choosing the Espresso over a sedan. Kung meron akong hindi gusto sa finish ng Espresso, ito siya, itong small detail na to. Medyo hindi siya pantay, pero napaka-minimal lang naman. So ang ginawa nung isang kasama namin sa Suzuki Espresso Club Philippines is tinanggal niya na yung black name altogether para wala ng problema. So ang makina ni Espresso is a 3-cylinder 1.0 dual overhead cam engine. Transmission is 5-speed manual. It's the only variant na meron tayo sa dito sa Philippines. It is fun to drive. It has adequate power to weight ratio. Kahit medyo maliit yung makina niya, since pagaan naman siya, meron din naman siyang may hatak from 0 to 60. And regarding handling, just like what I mentioned about the suspension, medyo malagtag, pero in terms of cornering, medyo mararamdaman mo yung body roll niya or body lean na tinatawag. Medyo sanayan lang din, pero sa mga speed limits naman dito sa Philippines, sa Pilipinas, sakto lang din. Kaya naman yung mag-maintain ng 100 kilometers per hour, which is the speed limit naman sa expressways natin. So, no problem with that. Kaya niyan sumabay sa mga ibang sasakyan sa expressways. In case na kailangan mo ng konting power para umovertake, let's say you have to do 105, 110 kph, that's fine. Kaya pa rin yung Espresso yan. Kailangan mo ng konting apak sa gas, pero kakayanin naman niya. Bibigay naman niya kung ano yung gusto mo. Just do not compare it with other bigger cars. Of course, you'll be disappointed kasi nga, this is a very small car, this is a very compact car. But if you have a kono car, matipid, magaan, this is the car for you. So, within the span of time na naun natin sa Espresso, ano na ba yung mga naipalitan sa napalitan na and upgrade sa kanya? So, first, yung pinakaunang pinalitan namin or nilagay namin kay Espresso is yung cabin filter. Ang stock kasi ni Espresso is wala siyang cabin filter. Sa mga hindi nakakaalam, ang cabin filter is yung filter na nalalagay sa aircon. After that, we changed the headlights, also the park light, itong map light natin sa unahan, and the reverse light. Lahat pinalitan natin ng LED para mas maliwanag. And after that, naglagay tayo ng rain visor. And ito nga, isa sa mga naging upgrades natin is yung leather seat cover. Tapos nga, tulad din nung nabanggit ko dun sa third PMS vlog natin, isa sa mga napalitan din dito kay Espresso is yung tatlong spark plugs niya. Currently, naka laser iridium tayo na spark plugs para mas matagal yung interval and better performance. If I'll change anything dito kay Espresso, well, given its price range, acceptable lahat eh. Pero, if needed talaga, let's say, yung power window sana, all windows na. Although, we have the power window dito sa harapan. It's also good kung meron tayong power window sa likod. Lalo na may car seat ako sa likod, lagi akong may bata, kumbaga. And ang mga bata ngayon, medyo matalino na eh. Once they figure out, I mean, napakadali na lang i-figure out yung pagbaba ng ano yan, bintana na yan. And if it's not power window, hindi mo siya malalak. And kailangan mo na lang bantayan. One issue pala na
na-experience namin dito kay Espresso is yung kawalan niya ng ano, ng defogger. Pag umaakit kami minsan ng Trebiang or umaakit kami ng Tagaytay and malamig, minsan kufog yung mga bintana, even the windshield, minsan ang lakas-lakas ng kufog niya. And ang kinakailangan namin magbukas ng bintana para mawala yung fog. Nakaka-apekto siya sa driving experience, syempre, since visibility mo yun eh. Pero once you know how to deal with it, okay lang din naman. So, overall, okay naman. Okay yung experience natin kay Express, sa dito kay Espresso. So, yun lang po. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat po sa pag-subscribe and panonood. Mayroon tulong po sa amin yan. Maraming salamat po and guys, see you in the next video. Bye.